Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang ating kwentong pinamagatang CEO's Regret for a Broken Marriage. Tunghaya na po natin ang 27th bahagi. Where are you? In a cab. Where are you going? How say you? Iyakap ko ang anak kong nakatulog na sa bisig ko. Marahil dahil sa pagod sa pag-iyak. He's asleep. Where are you going? Siri, you won't leave me, right? Umiling ako at muling tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Of course not. I just need some time alone with Zeus. I felt sorry for him. And I felt sorry for everyone because of my indecisiveness. I'm sorry, Prince. No. Please, love. Don't say sorry to me. You didn't do anything wrong. You and Zeus. I brought you in this situation. This is all my fault. Pumikit ako at humigpit ang yapus ko sa anak ko. I thought I can do it. But when I saw Zeus cried, my heart broke, Prince. I can't do this to my son no matter how much I wanted to help you guys. I know, so stop thinking about it. Is that Siri? Let me talk to her, please. Agad kong ibinaba ang tawag ni Prince nang marinig ko ang boses ni Kaylee. Malalim akong bumuntong hininga at inayos ang sarili ko. Ma'am, saan po tayo? Tanong sa akin ng driver. Sinabi ko ang lugar na matagal ko nang ipinangako kay Zeus, pero hindi pa rin namin napupuntahan. Sa zoo. Ay ma'am, malayo po kasi. Is 5,000 enough for your today's boundary? Hindi na kumibo ang driver at tumango na lang. Hinaplos ko ang buhok ni Zeus at hinalikan ko siya sa noo. Mommy? Mommy is really sorry, baby. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating kami sa pamosong zoo. Hinanda ko ang isang matamis na ngiti bago ko ginising si Zeus. Kinusot-kusot niya ang mga mata at tila inaantok pa rin akong tinitingnan. Mommy? I have a surprise for you, Zeus. Ngumuso siya. I don't deserve a surprise. Naglaho ang ngiti sa labi ko sa sinagot niya sa akin. But why? Because I'm bad. I cried kanina. I am not brave, so I can't help Olive, but I can try again, Mommy. I won't cry na. Promise. May namuong bikig sa lalamunan ko sa sinabi niya at gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa maling desisyon na nagawa ko. Umiling ako at niyakap siya. No, baby. There's no need for you to do that. Why? What will happen to Olive na? She'll get well soon because you prayed for her. That's enough, Zeus. You're not bad. We're the bad people here. Then I'll pray for her every night. I just really hate needles, Mommy. It's so scary. Tumango ako at binuhat siya papalabas ng taxi na sinasakyan namin. Now, here's my surprise for you, baby. Nilangkapan ng giliw ang boses kong saad at iminostra sa kanya ang harap ng zoo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga nagbebenta ng zoo merchandise sa labas. Binasa niya pa ang arko sa labas at agad na nagpababa sa akin bago nagtakbo patungo sa entrance ng zoo. We're here in the zoo, tili ni Zeus na ikinatawa ko. Inilabas ko ang cellphone ko at agad siyang sinundan. Let's take some picture, baby. Hila ko sa kanya habang ang mga mata niya ay abala sa nagtitinda ng mga animals hat. Gumaan ang pakiramdam ko nang makitang masayang-masaya si Zeus sa pinuntahan namin. They can call me selfish for turning back on my dying child, but decision is final. I won't let my child undergo that kind of pain. I'm a mother before anything else. Let's go, Mommy. I want to see a tiger. Nag-e-enjoy ka ba, Zeus? Nakangiti kong turan at sunod-sunod na tango ang ibinigay sa akin ng anak ko habang pinapakain ko siya ng tanghalian. I am, Mommy. Pero mas magiging happy po ako if Daddy and Olive are with us. They'll come next time then.
Tumunog ang cellphone ko at hindi ko na sana papansinin iyon, katulad ng kanina ko pang ginagawa, pero nagsunod-sunod ang message na pumasok sa akin. Kumunot ang noo ko nang makitang ang mommy ang nag-text sa akin, pero hindi gamit ang roaming number niya. She's back. From mommy. Siri, I'm back. I'm on my way to your house. Why aren't you answering my calls? I miss you, sweetie. Call me back, please. I immediately dialed my mother's number. Hello, Siri. Mommy, bakit napaaga ang uwi ninyo? The last time we talked, you said mag-e-extend kayo ng bakasyon. Well, I decided to come home when my son-in-law said that you guys are going to renew your vows next month. Of course, I'll come home. I've been busy these past few days trying to find a wedding dress for you, so I didn't bother calling you. Me, wala kami sa bahay. How about kay Kuya Kadumiretso? I'll meet you there for dinner tonight. Magpahinga ka muna, dahil tiyak na napagod ka sa biyahe. Then, I'll just wait for you in the house. Makikipag-usap na lang ako kay Granny. Me, Granny is in the hospital. What? What happened? I'll go there. Tomorrow, we'll go there. Tomorrow, I'll meet you in Kuya's house. Welcome home, Mommy. I'm glad you're back. Malalim na buntong hininga ang isinagot sa akin ng ina ko bago nagpaalam na rin sa akin. Grandma is back, Mommy. Excited ang boses na tanong sa akin ng anak ko. She is. Sagot ko at pinunasan ng tissue ang nagkalat na ketchup sa gilid ng labi niya. I am excited to see her. Excited ka kay Granny o sa gifts niya? Bumungis-ngis ang anak ko. Sa gifts. Then, let's see the remaining animals then. We'll go to Granny. But first, we have to finish this food. Maganang kumain ang anak ko habang iniisip ko na baka mamaya ay mauwi kami sa pagtatalo ng kuya ko na natigil sa ilang pangungulit sa akin dahil nagpunta siya sa Singapore para sa isang business trip. It made me wonder kung nakita niya ba si Aldi roon, pero kung oo ay malamang sinabi sa akin yun ni Aldi, pero wala namang nabanggit ang huli sa akin. We spent another 2 hours in the zoo before Seus finally decided to go home. To Prince. We're on the way to Kuya's house. Mommy's back. We'll sleep there tonight. I'll see you tomorrow in the morning. Wala pang isang minuto na nai-send ko ang message na yun kay Prince, ay agad na siyang tumawag sa akin. Hey, how's Granny? Still the same. I see. How about Olive? Let's stop talking about her. How's Seus? Did he enjoy? Why don't you talk to him? Ipinasa ko ang cellphone ko sa anak ko at magiliw niyang kinausap ang anak ko. Halos inabot na kalahating oras ang pag-uusap nilang dalawa bago binalik ni Seus ang cellphone ko sa akin. I'm glad that he's okay now. He loves animals. Namayani ang katahimikan sa kabilang linya na inakala kong ibinaba niya ang tawag, pero muli siyang nagsalita. Siri, everything is fine between us, right? Natigilan ako sa tanong niya pero namalayan ang sarili kong tumango ako kahit hindi niya nakikita. Prince, I love you. Bulong ko sa kabilang linya. Ngumiti ako at muling inulit ang salitang iyon. I love you. So, kung ano mang iniisip mo ngayon, please stop it. I love you too, Siri. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago inihanda ang matamis na ngiti bago ko binuksan ang pinto ng bahay ni Kuya. My brother decided to have its own house at age of 20. Using our grandparents' trust fund, he bought a 3-story house in the heart of the city. Unlike me, who decided to keep it for the future, which I didn't regret because I had Seus without worrying for his future. Nagtatakbo agad si Seus at isinisigaw ang tawag na Tito, Lola niya sa buong kabahayan. Agad naman lumitaw si Mami galing sa kusina. Niyakap niya si Seus at pinupog ng halik sa buong mukha bago lumapit sa akin. Welcome back, Mami. Tila nakahinga ko ng maluwag nang makitang masiglang itsura ni Mami. Malayong malayo sa itsura niya nang lisanin niya ang bansa. Ilang linggo na ang nakadilipas. You look fresh, Mom. Parang hindi kayo nang galing sa mahabang biyahe. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. And you, sweetie, you look so stressed. Parang nangangayayat ka rin yata. What happened, anak? Pilit akong ngumiti at umiling. What are you cooking? Pag-iiba ko ng paksa. Bago pa siya muling magsalita, ay umalingaw-ngaw ang boses ni Kuya na tinatawag ang anak ko mula sa taas. Tito Sammy! Mabilis ang hakbang na bumaba si Kuya at kinarga ang anak ko. How are you, young man? Good. We went to the zoo, Tito. Really? What animals did you see there? Giraffe, tiger, snake, crocodile,
may mga birds din po. Nagpatuloy sa pagkakwento si Seiyu sa kapatid kong saglit lang akong sinulyapan at hindi man lang ako binati bago din nila pataas ang anak ko na natitiyak kong makatutulog sa oras na mailapag siya sa kama ng kuya ko. Kuya is angry with me. Sus, kailan ba nagalit sa'yo yan? Why don't you help me cook his favorite sinigang na hipon? Abresyete sa akin ni mommy at niyakag ako patungo sa kusina. How's your vacation? Did you meet someone? Tanong ko kay mommy nang matapos kami sa paghihiwa ng gulay at pagpiprepare ng gagamitin sa pagluluto niya. Natawang mommy at mahinang kinurot ako sa bewang bago hinalo-halo ang niluluto namin. It was great. I enjoyed my vacation. Your tita made sure of that. She brought me to these amazing places. And yes, I've met someone. Gabby. His name is Gabby. Wow! So, are the two of you? Malakas na tumawa ang mami at umiling. Gabby is not someone you think he is. He's 4 years old, Siri. What the hell are you thinking? Oops, sorry. I thought you've met someone you know. You know ka riyan. Ilang buwan palang nawawala sa akin ang daddy mo. Siri, I don't think I can find someone whom I can love again. Na makita ko ang paglungkot na mga mata ni mami, ay gusto kong saktan ang sarili ko. So, tell me about this Gab. You seem fond of him. Nagbalik ang ngiti sa labi ni mami at tumango. I am. This child is so sweet and adorable. I wanted him to be mine. Naglaho ang ngiti sa labi ko sa sinabi ni mami. You wanted him? Yes, I wanted to adopt him. Unfortunately, I can't do. It's too bad. Lumapit ako kay mami at inakpayan siya. Bata ka pa naman, mami. Why don't you try to have kids of your own? Pagbibiro kong pinapagaan ang loob niya. Tumawa si mami at pabirong pinalo ako ng sandok. Puro kakalokohan. Enough with me. Bakit hindi ako ang kwentuhan mo? Imagine my surprise when Prince said to me that you guys were going to renew your vows. And renewing your vows means kasal pa rin pala kayo. We are. It's a long story. So tell me. Siri, stop avoiding me about your marriage life now. May problema na naman ba kayo? Saka what happened to Granny? Why didn't you even tell me? Seryoso ang magkakasunod na tanong ni Mommy. Why don't you also tell me, Mommy, about this kid na ikinekwento sa akin ni Seiyu's name Olive, his sister? Sabi ni Kuya na hindi ko na malayang nakikinig na pala sa amin ni Mommy. Binalingan ko siya at matalas ang tingin niya sa akin. Kinagat ko ang labi ko at hindi malaman kung paano mag-uumpisa sa pagkukwento ko, lalo pat nakitang nagulat si Mommy sa sinabi ni Kuya. Siri? Tawag sa akin ni Mommy nang lumipas ang ilang segundong nakatungo lang ako at hindi malaman ang sasabihin. Tell us, Siri. We are your family. Huwag kang maglihim sa ginawa na naman ng lalaking yon. Yes, may ibang anak si Prince bukod kay Seiyu's. Damn it, niloko ka na naman? Umiling ako. Hindi niya alam ang tungkol sa bata, kuya. Anak siya ng babaeng nahuli kong kasama niya noon. Suminghap si mami at agad akong niyakap. Oh my God, Siri. But I'm okay about it. Walang ginawang masama yung bata. She's sick, kuya. That's the story. And Prince, hindi niya ginusto to. Kaya ginusto o hindi, he cheated on you, Siri. At nagbunga ang panilokong yon. Isn't that reason enough para hindi mo na muli siyang balikan pa? Humiwalay ako kay mami at nilapitan si kuya. Kahit madagdagan pa ang rason na iyon, kuya, I still can't leave him. What? Tila hindi makapaniwalang wika ni kuya sa sinabi ko. Believe me, it crossed my mind. I am not a saint, kuya, but I just can't leave him. Because I made a vow with him and I've been given another chance to fulfill those vows. So no, I won't leave him again. Those vows? What happened to you? Sammy, alam ng kapatid mo ang ginagawa niya. We have to respect her decisions. No, I can't accept that. Hindi ko kayang makita ang kapatid kong nagpapakatanga para sa lalaking sinakta na siya't lahat, babalikan niya pa rin. I didn't create a scene when Dad died, when he keeps acting as if he's part of our family. Nanahimik ako dahil nakita ko kung gaano siya kamahal ng pamangkin ko. And at one point, handa na akong tanggapin na talagang wala na akong magagawa kung muli siyang babalikan ni Siri. Pero Siri, I'm begging you, why don't you think this time again?
Hindi mo ba naisip si Zeus? Paano mong ipapaliwanag sa kanya na may ibang anak sa ibang babae ang ama niya? Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na. Maiintindihan ni Zeus, ipapaintindi ko sa kanya. Iyakap ko si kuya at umiyak ako sa bisig niya. Kuya, hirap at pagod na ako ngayon. Please naman, huwag naman pati ikaw maging ganito. I just don't understand why Siri. Nagawa mong iwan siya noon at pipiliin ang sarili mo. Bakit hindi na pwedeng gawin ngayon? Yakap niya pabalik sa akin. Because I love him. Mahal na mahal ko siya, kuya. At mahal niya rin ako. Umalis ako noon hindi dahil matapang akong talikuran ng asawa ko. Umalis ako kasi takot na takot ako. Takot akong ibaba ang sarili ko para sa kanya. Pero hindi na ngayon. Kasi nagtitiwala na ako sa pagmamahal na meron siya sa akin. He proved that love to me. So please, kuya, pwede bang suportahan mo na lang ako sa mga desisyon ko? My brother Sammy is one of the most important people in my life, and I wanted to get his acceptance for my relationship with Prince. Gusto kong maglakad ako patungo sa altar, siya ang maghahatid sa akin. Dahil sa kanilang dalawa ni Daddy, siya ang higit na tumayo bilang ama ko mula nang bata pa ako. I made a vow to Siri. Nung mga bata pa tayo, I made a vow to protect you. But I guess, I really can't do anything right now but respect you and your choices in life. Thank you, kuya. Humiwalay siya sa akin at pinunasan ng mga luha sa magkabilang pisngi ko. How come mula noon hanggang ngayon, hindi ako kailanman nanalo sa mga luha mo? Natawa ako at matunog na hinalikan sa pisngi ang nakatatanda kong kapatid. Paano kung mamatay iyong bata dahil hindi ko kayang makitang masaktan ang anak ko? Dahil kahit sabihin nilang maliit ang tsansa na may mangyaring masama kay Zeus, hindi ko pa rin kayang ilagay sa ganoong sitwasyon ang anak ko. Am I being selfish? Inabot sa akin ni kuya ang baso ng alak at inakpayan ako. It's almost 10 in the evening. Nagpapahinga na ang mami kasama si Zeus, pero dahil hindi ako makatulog ay niyaya ko ang kuya ko na uminom. Hindi ko na rin napigilan pang ikwento sa kanya ang nangyari kanina. You're not selfish. You're being a mother to your son. Dahil walang ina na nanaising ilagay sa posibleng kapahamakan ang anak niya. Natahimik ako at hindi na nakakibo. Kinakapa sa puso ko ang kaguluhan na baguhin ang desisyon ko pero hindi. Talagang nakapili na ako. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi sa akin ni Kaylee. I can save Olive risking the life of my son. You went to Singapore. Did you see Aldi? Tanong ko na lang sa kapatid ko. Natigilan si kuya sa pagsasali ng alak sa baso niya bago unti-unting umiling. No, I didn't see her. Sagot niya pero pakiramdam ko hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi ko na lang siya pinilit pang magkwento at tahimik naming inubos ang bote ng alak. Parehas na malalim ang iniisip. Sometimes, we stay silent because no other words can explain what's going on in our minds and most especially in our hearts. Inihatid ako ni kuya sa guest room nang pumatak na ang alas 12 ng gabi. Sa tulong ng alak at pagod ay agad akong nakatulog pero nagising ako na makaramdam na tila may humahaplos sa pisngi ko. Dinunggol ng kaba ang dibdib ko nang dahan-dahan kong idilat ang mga mata ko. Kumislap sa liwanag na nanggagaling sa poste ang berdeng mga matang nakatitig sa akin. Who are you? Nanginginig ang boses kong tanong sa taong tanging mga mata lang ang nakalantad sa akin. Sa takot sa maaari niyang gawin kila kuya, lalo na sa anak ko, ay pinigilan kong sumigaw. Makakaya kung ako ang saktan niya, wag lang sila Zeus. Don't be scared, Siri. I'll never hurt you because you don't hurt someone you love, right? Mahina't malalim ang boses niyang saad sa akin. Ramdam ko ang panlalamig ng katawan ko nang ibaba niya ang ulo patungo sa akin. Agad kong ipinaling ang ulo ko pakaliwa sa takot na dumampi ang nakatakip niyang bibig sa labi ko. Nanginig ang buo kong katawan at impit akong napaiyak nang haplusin niya ang pisngi ko. Please leave! Kung sino ka man, don't hurt me. I told you, I won't hurt you. Tila naiinis na ang boses niyang sagot sa akin. Mariin akong pumikit at nagdasal na iligtas ako sa kapahamakan na nagbabadyang mangyari sa akin. I'll see you again, my Siri. Bulong niya sa tenga kong nagpatindig ng balahibo ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto patungo sa maliit na terasa sa guest room na kinaroroonan ko. Idinilat ko ang mga mata ko at nakita siya sa terasang sinulyapan pa ako't kumaway sa akin. Nanginginig ang tuhod sa labis na kaba ay bumagsak ako bago pa ako makalapit sa sliding door.
Pagapang kong tinungo iyon at nanginginig na kamay ay isinara ko ang sliding door. Who are you? Sino nga kaya ang misteryosong lalaking ito na maaaring magpagulo na naman sa takbo ng buhay at dumagdag sa suliranin ni Siri at ni Prince? Yan ang ating aalamin sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.